masaya, maingay, puno ng mga samot-saring paninda. Higit sa lahat, balot ng mga kulay pulang palamuti. Ito sangkay ang imahe dito sa Binondo tuwing ibinaraos ng ating mga kababayang Chinoy ang Chinese New Year. Hello everyone and welcome back to my channel Coins Rock. Tara sangkay, samahan niyo ako ngayong araw na ito. Tayo'y makikisaya sa kanilang celebration. Makulay, masaya, eto sangkay ang imahe dito sa Binondo tuwing idinaraos nila ang Chinese New Year. Nagdadagsaan ang mga turista dito para matikman ang mga pagkain, mamili ng mga murang bagay na pampaswerte di umano at makisaya sa nasabing selebrasyon. Karamihan sa mga tindahan dito ay dekadekada na ang inabot at hanggang ngayon ay nananatiling matatag at nakatayo. Wala mang mga dragon dance at lion dance na pampaswerte at pampataboy ng malas di umano, patuloy pa rin ng ating mga kababayan maging mga turista sa ibang bansa ang pagdayo at pagpunta dito upang makisaya sa selebrasyon ng mga Chinoy dito. Mabenta dito ang mga pampaswerte daw sa loob ng bahay maging sa hanap buhay. At syempre hindi magpapahuli diyan ang tikoy na talaga namang mabenta sa ating mga kababayan. Naging makulay pa rin at masaya ang pagsalubong ng Chinese New Year. Syempre, saan pa nga ba? Kundi dito sa tinaguriang Chinatown ng Manila, ang Binondo. Maging Pinoy o Chinoy man, nagkaisa po upang salubungin ang Chinese New Year. Yes, we're back, sangkay. Alam nyo ba na ang Binondo po ay nananatili sa pagiging sentro po ng retail trade dito po sa ating bansa? At alam nyo ba na maraming mga negosyanteng mayayaman ngayon ay dito po nagsimula sa Binondo? Ang dating masaya, maingay, makulay, punong-puno ng mga tao sa pagsalubong ng mga nakaraang Chinese New Year ay ibang-iba ngayong taon. Ipinagbawal kasi ng lokal na pamahalaan ng siyudad ng Maynila ang mga street party na makakapag-inganyo ng siksikan at kumpulan ng mga tao. Katulad halimbawa ng mga stage show, parada, palarong kalye, at lion and dragon dance na pwedeng maging dahilan ng mga kumpulan ng mga tao at hawaan ng COVID-19. Bagamat maraming mga aktibidad ang bawal ngayon, marami pa rin sa ating mga kababayang Chinoy ang hindi matitinag sa pagdarasal. Lalong-lalo na sa panahon ngayon na mayroon tayong pandemya.
Nagsindi ng insenso dito sa Santo Cristo de Lumos ang ating mga kababayang Chinoy na ito, dasal nila na bukod sa buenas at masaganang buhay ay patuloy na magpalakas ng kanilang mga pananampalataya na mas kailangan sa panahong kinakaharap na krisis at dagok ng ating mundo ngayon. Sangkay tayo ay dumaan lamang dito sa rebulto ni Roman Ongpin sapagkat hindi magiging kumpleto ang lugar na ito, ang street ng Ongpin, kung walang rebulto na makikita dito ni Roman Ongpin sapagkat isa po siya sa financier noong panahon po ng tinatawag na pananakop ng mga Kastila noong araw po dito sa Pilipinas. At bagamat simple, tahimik ang pagdiriwang ng Chinese New Year dito sa Chinatown ng Binondo, aba, marami pa rin sa ating mga kababayan ang hindi nagpatinag para pumunta dito at mamili ng kanilang mga paboritong pagkain kasama dyan ang tikoy. At sa tuwing sasapit ang Chinese New Year, alam nyo ba na isa sa pinaka-abalang lugar ay ang Chinatown na ito, dito sa Binondo. Pero ang dating mataong lugar na ito at malapiestang tagpo dito sa Binondo ay hindi na masasaksihan ngayon dahil po sa nasabing pandemya. Sapagkat ipinagbawal di umano ng alkalde ng siyudad na ito ang mga parade at mga paputok dito. Ayon naman sa isang feng shui expert, dahil ngayon ay Year of the Ox, maswerte daw ang magsuot ng mga kulay na dilaw, berde at pula. Ang taon na ito ay tinatawag nilang Healing Year and Comeback Year. At kinakailangan daw na sa taong ito ay magkaroon tayo ng clear target goal, strong yung ating determination, at kailangan mamintig natin ang ating positivity. And speaking of Chinatown, alam nyo ba na kinikilala rin ito bilang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo? Kalye Rosario ang pangunahing kalye noon sa Binondo. Tinutumbok nito ang Plaza Calderon de la Barca at ang matandang simbahang Binondo na itinayo noong 1596. Nasa pusod ng Chinatown ang Kalye Ongpin. Nakahilera rito ang mga tindahan ng mga alahas, talyer ng platero, mga pwesto ng ipinagbibiling halamang gamot, prutas, alagang hayop, panregalo, restoran ng pagkain Chino at iba pang panindang hindi makikita sa ibang lugar sa Maynila. Dinarayo rin sa Chinatown na ito ang templo ng 10,000 Buddha at ang mga pistang Chino. Isang pagdiriwang ang bagong taon ng mga Chino dito. Ginaganap sa pagitan ng January 21 at February 19 at pinasampukan ng mga sayaw, dragon, tula at handaan. At alam nyo ba na hinango ang pangalang Binondo sa salitang Tagalog na Binondok na tumutukoy sa dating mamurol na kalupaan ng lugar dito. Noong panahon ng Espanyol,
isla ang binondo sa gawing hilaga ng Ilog Pasig. Dati namang nakatira ang mga Chino sa Parian na ngayon ay Nehan Garden. Pero sa pagdami nila at ibang dahilang politikal, inilipat sila sa Binondo noong 1594 sa kautusan ni Gobernador Luis Perez Dasmariñas bilang permanenteng pamayanan ng mga dayuhang Chino na nagpabinyag sa relihiyong Katoliko. Ganun pa man, hindi mo iisipin na daang-daang taon muna ang lumipas bago tuluyang natanggap ng mga Filipino ang ganitong klaseng tradisyon ng mga Filipino-Chinese dito sa Pilipinas. Ilan lang ito sa mga tagong kwento ng mahabang kasaysayan ng pakikibaka ng mga Chino para matanggap dito sa ating bansa. Malaki na nga ang pinagbago ng mga Chinoy dito, sapagkat ang dating madilim at kalunos-lunos nilang nakaraan ang siyang humubog sa kanilang lahat upang gawing ginto ang kanilang karanasan. Hanggang sa susunod ng aking kwento, ingat tayong lahat and God bless us all.